Ito nga ang dahilan kung bakit kinuha ng Pelicans itong si CJ McCollum at bakit nga in-extend siya. Ngayong wala si Ingram at pati na nga rin si Williamson, laban nga sa Dallas Mavericks, panalo pa rin ang Pelicans nang dahil nga sa pagbubuhat ni CJ McCollum. All throughout the game, sobrang nag-i-struggle itong si CJ at parang matatalo na nga ang Pelicans. Pero at the fourth quarter, dito na nag-umpisang mag-take over si CJ at umiscore nga siya, mga idol, in total of 14 points lamang, 30% sa field, 6 out of 20, at meron siyang 11 assists. Pero yung mga puntos niya ay nanggaling nga kung saang kinakailangan talaga siya ng Pelicans sa fourth quarter. Hinabol niya ng paunti-unti at binigyan nga ng kalamangan ng kanyang team. Tapos doon nga tumulong ang ibang mga Pelicans player. Kaya naman mga idol, sa huli ay nanalo pa ang New Orleans Pelicans. Salamat sa malaking tulong ni CJ McCollum. At ngayon naman ay pag-usapan nga natin ang sinabi ni Devin Booker kay Klay Thompson matapos nga silang magkainitan kanina sa laban. Sabi nga neto ni Devin Booker sa kanyang post-game interview, "I love Klay Thompson. I have from the beginning. From the draft coming out, I said I wanted to be Klay Thompson, but that doesn't excuse us from competing against each other and talking a little mess with each other. So I had fun with it." Friendly trash talkan lang para kay Booker ang kanyang ginawa kay Klay. Pero nakita natin na kumukulo ang dugo ni Klay kanina. Parang gusto ngang manakit, kaya nga siya na-eject. Pero sa tingin ko mga idol, normal naman ito sa mga NBA players na nagtatrash talkan. This time lang talaga ay nagkainitan nga at merong ejection na nangyari. Usually pag technical foul ay medyo humuhupa na nga ang mga players na nagtatrash talkan. Pero dahil nga frustrated nga si Klay Thompson dahil di siya makashoot, tapos nasa minutes restriction pa nga rin siya, ay ayun, hindi niya na napigilan yung kanyang emosyon. Pero mukhang friendly trash talkan lang daw naman ito mga idol at parang hindi na cause for concern para nga kay Klay Thompson at kay Devin Booker moving forward. Pero sa panghuling balita naman natin ay pag-usapan nga natin itong mga trade option ng Los Angeles Lakers. Well, meron kasi sila ngayong 3 teams na pwede nga nilang pag-trade dito kay Russ. Una nga sa listahan ay itong Hornets na medyo interesado rin kay Russ. Ito namang Pacers at pati na nga rin itong San Antonio Spurs. Unahin natin ang deal ng Hornets. Pwede nga nilang makuha itong si Terry Rozier, Gordon Hayward at si PJ Washington. Napaka-solid na deal na to para sa Lakers. Makuha si Rozier na isang scoring guard tapos may shooting pa yung dalawa. Itong si Hayward pati na rin si PJ Washington. So masusolusyonan yung problema ng Lakers pagdating sa shooting. Ito namang sa Pacers mga idol, defense and offense. Dalawang player, Buddy Hield at Miles Turner. Matinding shooting ang maidadagdag na itong ni Buddy Hield sa Lakers at matinding depensa naman para kay Miles Turner. At pwede niya na rin palitan si Anthony Davis sa center position. At ito namang deal ng San Antonio Spurs, merong shooting, may defense at meron nga ring sentro. So parang mas upgrade sa deal nga ng Pacers. McDermott mga idol, one of the best 3-point shooters din ngayon sa NBA. Tapos madadagdagan pa ng matinding perimeter defense ni Josh Richardson at ang very reliable na big man, defensive big man na si Jacob Poeltl. Mas durable siya mga idol kaysa kay Miles Turner at maaasahan niya sa ilalim. Pwedeng palitan na si AD sa center position. Pero kung mangyayari ngang itong trade na ito para sa Lakers ay kailangan nila na ibigay ang kanilang dalawang first round pick. Kailangan nilang magsakripisyo para nga mag-improve ang team. Dapat hindi na nga masyadong nag-iisip itong si Rob Pelinka ng future ng Lakers. Kung ngayon ay sa isang trade lang ay magiging championship contending team na sila. Number 2 rated defensively nga itong team lang Lakers. Parang noong 2019-2020 season kung saan nanalo sila ng championship. Kaso ang problema ngayon ay ang opensa nila ay panghuli. Kaya nga mga idol, for sure sa isang trade nga lang ito at sa pagsasakripisyo ng dalawang first round pick ay for sure na magiging contending team ang Lakers. Kaya naman mga idol, ano sa tingin nyo ang magandang deal sa Lakers? Ito bang sa Hornets, sa Pacers o sa Spurs?